kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Ang ingay ng Senado ngayong linggo ay hindi na dahil sa kontrobersyang dala ng mga issue na iniimbestigahan ng mga mambabatas. Nagkaroon ngayon ng kaunting bangayan sa pagitan ng dating senador na si Franklin Drilon at ang baguhang senador na nakakuha ng pinakamaraming boto noong nakaraang eleksyon. Siya, si Senador Robin Hood Padilla. Nagsimula lamang ang lahat ng may inapila si Drilon kay incumbent Senate President Juan Miguel Zubiri tungkol sa mga pag-uugali at kilos ng mga senador habang nasa sessions o sa committee hearings dahil nagpapakita umano ito ng lack of decorum o tamang pag-uugali o asal na maglalagay sa kredibilidad at dangal ng Senado sa kahihiyan. Hindi umano ito pwedeng magpatuloy at kailangan ng manindigan ni Zubiri at ng iba pang mga senador na matagal na sa posisyon. Wala namang pinangalanan si Drilon kung sino ang kanyang pinatatamaan sa kanyang sinasabi dahil para umano ito sa lahat. Pero inilabas niya ang kanyang komento nang naging viral sa social media. Ang ginawang pagsuklay ni Senador Robin Padilla ng kanyang bigote habang nasa Senate hearing ito. May isa pang pangyayari ang naganap noong May 16 plenary session kung saan ibang ginamit ni Senador Padilla na salita habang nagbibigay siya ng kanyang motion. Imbes na ang sabihin niya ay move that, ang sinabi ni Padilla ay tinatanggap ko po ang panukala. Sinabi ni Drilon na ginawa niya lamang ito dahil sa reputasyon ng Senado. Napilitan na umano siyang magsalita dahil ang pananaw ng publiko sa mga mambabatas ay bumababa na at sana umano ay hindi magbalat sibuyas ang iba pa niyang kasamahan na may mga karanasan na sa Senado. With all due respect, and I hope my former colleagues are not onion-skinned, I'm compelled to comment on what the public perceives to be an erosion of the prestige of the Senate as an institution. Idinagdag pa ni Drilon na ang pamamaraan umano ngayon sa mga panahon ng floor deliberation ay masyado ng maingay na kung minsan ay hindi na nagkakarinigan at magkaintintihan ng bawat isa. Nangyari din naman daw ito sa panahon niya na siya ang Senate President, pero ang ginagawa niya sa tuwing umiinit ang diskusyon ay nagtatanong lamang siya kung kailangan bang isuspinde ang sesyon at agara naman daw natitigil ang anumang rason ng diskusyunan sa likod. Apat na termino siyang naging Senate President kaya mayroon nga naman siyang tamang karanasan tungkol sa ganitong sitwasyon. Sinabi pa ni Drilon na kailangan na ni Zubiri na maglagay ng limitasyon sa kanyang pakikitungo sa kanyang mga kasamahan para masiguro ang kaayusan sa plenaryo. Dagdag pa ni Drilon, si Zubiri umano ay kalimitan nilang tinatawag ng Mr. Congeniality pero kailangan na nitong manindigan para maibalik ang respeto at dangal ng Senado. Nasa balikat umano ni Zubiri ang responsibilidad para mapanatili ang tiwala sa kanilang mga kakayanan. Hindi ikinatuwa ni Senador Padilla ang mga sinabing ito ni Drilon. Kahit hindi pa siya pinangalanan ay alam niya na isa siya sa mga tinutukoy na nagpapakita ng kawalan ng decorum. Sinabi ni Padilla na hindi naman daw bawal ang magsuklay siya ng bigote niya dahil kung ipinagbabawal ito ay hindi niya ito ginawa. Sinuportahan naman siya ni Chief Escudero sa puntong ito. Nangangati daw at wala sa ayos ang kanyang bigote kung kaya't sinuklay niya ito. Wala umano siyang balak na itigil ito kung sakaling mga tinanaman ito sa hinaharap. Wala naman masama dun, ma'am. Lalo na pagkatikwas-tikwas yung bigote. Mas mahirap naman. Baka naman banatan naman ako sa susunod. Ito naman si Robin Padilla. Mukha nang tutsang yung kanyang bigote. Sinagot niya rin ang sinabi ni Drilon tungkol sa ingay ng mga mambabatas sa plenaryo. Ayon sa kanya, kaya umano naging maingay sila ay dahil seryoso sila sa kanilang trabaho, dahil seryoso din umano ang minana nilang problema at soliranin mula sa mga nagdaang mga kagalang-galang ng mga senador. Hindi umano sila nagpapatawa kundi naghahanap ng seryosong solusyon sa mga problema. Hati naman ang opinyon ng mga senador tungkol dito, pero nagsabi si Senador J.B. Ejercito na may pagkakamali sa parte ni Padilla, samantalang sinabi naman ni Senador Joel Villanueva na kailangan talagang mapanatili ng mga senador ang proper decorum sa lahat ng oras.
Ayon naman sa isa pang dating Senate President na si Vicente Soto, dapat ay makinig ang mga baguhan sa mga antigo na mga senador dahil mas marami silang nalalaman. Iba naman ang reaksyon ni Senador Ronald Bato de la Rosa tungkol sa kontrobersiya. Matatandaan na hindi nito napigilan ang kanyang galit habang kinocross-examine ng isang resource person. May pagkakataon pa na lumuhod siya para umano maawas sa kanya at magsabi ng katotohanan ng kanyang kinakausap. Please! Stop! Sige! Magsalita na kayo! Nangako naman itong magbabago na at pipigilan na niya ang kanyang sarili maging ang pagtawa ng malakas. Lalo na kung nasa plenaryo. Sa sitwasyon ngayon, tama nga naman si Senador Padilla nang sinabi niyang at least hindi sila natutulog sa Senado dahil nga maingay sila at nagdidiskusyon, pero alam din ng lahat na pinapatamaan niya na lamang ang dating senador dahil naging controversial din ito ilang taon na ang nakakalipas nang makuhanan siya ng litrato at video na natutulog sa loob ng Senado. Pero nasa session break naman daw ito noong nangyari. Ganun paman, tama rin si Senador Drilon na kailangan niyang mapanatili ang reputasyon ng Senado. Hindi ito isang lugar para magbangayan sila o magpagandahan ng linyahang ibabagsak habang nag-iimbestiga sa mga pagdinig. Nawawala na ng respeto ang publiko kung nagiging parang shooting sa pelikula ang nangyayari sa loob ng plenaryo. Mataas ang inaasahan ng mga mamamayan galing sa kanilang iniluklok ng mga mambabatas at hindi pwedeng puro arte at magpapatawa ang gagawin nila. Hindi naman siguro dapat ikagalit ito kung mayroong malasakit ang isang senador sa kanyang trabaho. Importante ang reputasyon ng Senado, kaya kailangan talaga nilang kumilos ng sakto. Ikaw, naniniwala ka bang parang naging palengke na ang Senado? Gusto niyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador.